Nagbigay na ng kanilang sariling ulat sa bayan ang mga bakwit mula sa kaguluhan sa Marawi. Ang State of Bakwit Address sa ulat on the spot ni Steve Dailisan. Steve! Awi, sa kabila ng pangaharang at pagpigil di umano ng militar at pulisya ay natuloy pa rin itong binansagang State of the Bakwit Address o SOBA ng mga evacuee mula Marawi. Yung pagpapalawig or extension ng martial law at yung kasalukuyang hindi magandang kondisyon ng mga evacuee mula Marawi yung naging sentro ng kanilang pagpapahayag. Walang suot na magarbong damit, walang maayos na sound system, ginawa sa temporary shelter. Pero puno ng emosyon ng mga bakwit sa paglalahad ng kanilang kasalukuyang kondisyon. Bago magumpisa ang SOBA, isang minutong katahimikan ang inialay nila sa mga sundalong nagbuwis ng buhay sa patuloy na pakikipaglaban sa teroristang grupong Maute o ISIS. Puno ng pagmamakaawa ang mga kababaihang Maranao. 27 hospital deaths na raw ang naitatala nila sa pinakahuling tala noong July 14. Ilang mga bata rin daw ang nawalay sa kanilang mga magulang. Karamihan naman ay bumaba ang timbang o di naman kaya nagkakasakit. Yung 2 buwan daw nila rito sa Iligan, labis na pahirap. Ubus na raw ang dignidad nila. Hindi na rin daw nila maatim ang diskriminasyon, lalo't iba raw ang tingin sa kanila ng mga tao. Hindi na raw nila kakayaning magtagal pa, lalo pa ngayong pinalawig ang pagpapatupad ng martial law. Sana raw bigyan ng direktiba ang mga lokal na opisyal na gamitin ang calamity fund para matustusan ang pangangailangan ng mga nasa evacuation center. Hindi lamang daw mga nasa evacuation center ang nahihirapan, kundi pati mga home-based. Nais na raw nilang bumalik sa Marawi. Mas matitiis daw nilang madinig ang putukan kaysa araw-araw na pag-iyak ng kanilang mga anak. Kahit ang mga nakikinig sa pagpapahayag, hindi rin napigil na maluha. Ayon sa grupong Ranao Rescue, ilang beses na silang hinaharas. Magyang ilang grupo na magkakaroon dapat ng kilos protesta sa plaza ng Iligan City, halos ayaw daw pakilusin. 2 Kalinaw Mindanao volunteers at 1 estudyante naman ang dinala sa pulisya para questionin, lalo tamper di umano ang permit to rally nila. Sa kabila nito, magpapatuloy alauna ng hapon yung SONA rally na pangungunahan naman ng bayan Northern Mindanao, at inaasahan na sa mga evacuation center na rin panonoorin ng mga kababayan nating bakwit yung 2nd State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Iligan City. Balik sa iyo, Howie. Maraming salamat, Steve Dailisan.